na magandang araw po sa ating lahat. Mensaheng ito po ay galing po sa aming mga barangay official. Mahigit isang buwan na po ang nararanasan nating ECQ at alam po natin lahat ang kanya-kanya nating sakripisyo. Sa halos isang buwan pong ito, ang inyong barangay official ay araw-araw na tinutugunan lahat ng pangangailangan at sinisiguro lahat ang kaligtasan niyo. Hindi alintana ang pagod sa pag-iikot para ihatid ang mga ayuda. Puyat sa pagbabantay sa buong komunidad. Nalilipasan na ng gutom ang ilan dahil sa walang humpay na pagkalinga sa inyong lahat. Sa amin pong mga kabarangay, karangalan po namin na kayo ay mapagsilbihan sa abot ng aming makakaya. Dahil ito po ang sinumpaang tungkulin sa inyo. Pinili namin na maging lingkod bayan at kapakanan ng bawat isang mamayan ang aming sa aming nasasakupan ang aming unang prioridad. May sarili din kaming mga pamilya na dapat kalingain, pero sa panahong ito, halos nakakalimutin na rin namin sila ay arugain dahil sa tawag ng tungkulin na ito. At sa kung sakaling magkaroon man ng kaso ang sakit na ito, ang mga pamilya ng mga frontliner sa barangay ang unang apektado. At huwag sanang mangyari ang ganong sitwasyon dahil kawawa ang komunidad kung wala ng mga leader na magkakalinga sa mga pangangailangan ng tao. Kami po ay parehas na frontliner ng asawa ko. At siya po ang kumukuha ng mga swab sa suspected COVID patient. At dahil doon, hindi na rin namin maruga ang aming apat na anak. At halos hindi na rin namin mayakap dahil na rin sa takot na baka dala na namin ang virus na ito. Mahal po namin ang aming mga pamilya, pero dahil sa tawag at sinumpaang tungkulin, mismong mga buhay namin ay inaalay namin sa inyo. Alam po namin na halos tayong lahat ay apektado at karamihan ay nawala ng trabaho. At hindi namin kayo masisisi na gumawa ng mga kaparaanan para mabuhay ang inyong sari-sariling mga pamilya. Pero ang kautusan po ay para na rin sa kaligtasan ng lahat. Kaya ang hinihingi namin ay talagang sakripisyo para malagpasan natin ang trahedyang ito at makakamtan lang natin sa pagkakaisa at pagtutulungan nating lahat. Aware na rin po tayong lahat kung gaano kalala ang sakit na ito at pwede tayong maubos kung hindi natin susundin ang mga panukala ng gobyerno sa atin katulad ng nararanasan na sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya po, mag-ingat tayong lahat, proteksyon na natin ang ating mga sarili at mga mahal natin sa buhay. Napalagian nating hugasan ang ating mga kamay, isuot lagi ang ating mga face mask at observe po natin ang social distancing. Sa pagbibigay po ng mga ayuda tulad ng mga food packs at mga sack form sa mga tao, inaamin po namin ang aming mga kakulangan at lapses dahil na siguro sa agarang mga pagpapaabot sa inyo para makabalik agad at mabigay sa madaling panahon ang pangangailangan ng tao na nagiging dahilan ng maraming pagkakamali. Napakarami ang dapat naming tugunan at sigurado kami na may makakaligtaan sa inyo. Pero ang pakiusap po namin ay lumapit at sumangguni agad sa mga tamang tao para sabihin ang mga dulog para mabigyan natin ng tugon at hindi po sa social media natin ibubulalas ang mga hinaing natin na nagdudulot lalo ng pagkalito at pagkakawatak-watak natin. Ang kalaban po natin ay si COVID-19 at hindi ang mga barangay official. Kami po ay nag-iimplementa lang ng mga batas na binababa sa barangay para sa kapakanan ng lahat. Ang hiling lang po namin ay pangunawa. Kami po ay hindi perpekto at nagkakamali din dahil tao lang kami. Pero pag mapaabot natin kaagad ang ating mga concern at mapag-usapan sa tamang mga kaparaanan, ito po ay maayos natin po agad. Hindi namin kayo hinahadlangan na pumuna o magbigay ng mga kritisismo dahil karapatan nyo yan. Pero sana ipaabot natin agad sa amin kung alam nyo na may nagawa kaming pagkakamali. Dahil hindi natin masusolusyonan kung sa ibang tao natin ito sasabihin. Kami rin po ay nasasaktan sa aming nababasa, lalo pat hindi din po namin ginagawa. Dahil tao nga lang po kami at kailangan po namin ay tulong nyo na sana ay suportahan kami
Dahil sa inyo kami po humuhugot ng lakas na patuloy naming may sagawa ang mga tungkuling nakaatang sa amin ngayon. Bago tayo lahat sa pagsubok na ito, at ang makakagapi nito ay tayong lahat din sa tulong ng Panginoon. Saludo po ako sa kapwa ko mga nanunungkulan sa barangay. Dahil kahit nakaamba sa atin ang panganib, kasama ang ating pamilya, pero andyan pa rin tayo na patuloy na ginagampanan ang tawag ng tungkulin sa atin. Kahit lahat ng sisi at batikos ay sinasalo natin, pero alam ko na mapagtatanggumpayan natin lahat ng ito sa tulong ng Panginoon. Kaya po natin ito at huwag tayong panghinaan ng loob. Umuhugo tayo ng lakas sa mga taong marunong magpasalamat, umintindi at nagbibigay ng tulong para po tayo magpatuloy. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil hanggang ngayon ay buhay tayo na patuloy na naglilingkod sa kapwa. At bago po ako magtapos ay may alay po akong kanta sa inyong lahat at ito ay ang dakilang pasasalamat. Ingat po tayong lahat. Pag-ibig mo, Diyos, para sa'yo.